Magandang buhay mga ka-herbs. So welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Maris Bike Shop. Iba bike check natin itong napakaganda at pinagmamalaki ng Maris na Project Mountain Bike. Ang Mountain Peak Vulcan 2. Ayan, so bago nga pala mga repropips sa mga herbs, ako nga pala si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, bike unboxing. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga herbs? Simulan natin ang bike check nitong Mountain Peak Vulcan 2. So ayan mga herbs, ibabike check natin ito. Napakaganda nito. Isang project mountain bike dito sa Maris Bike Shop. So syempre bago natin simulan, sabihin muna natin kung anong antimbang niya. Ayan o. Tumitimbang nga pala itong mountain bike na to mga herbs ng 12.49 kilogram. O, kita nyo naman ang gaang nito mga ka-herb para sa isang project mountain bike. O, kita nyo. Tapos dito tayo sa frame. Yung frame niya mga ka-herb, smooth welding. Ayan, napakinis niya no mga ka-herb. Makinis pa yan sa mukha ko. Smooth welding sa head tube. Smooth welding dito sa seat tube. Pagdating dito sa down tube, ayan, sa may bottom bracket, maraming uod ng pagkaka welding. Ayan. Ang size nga pala nito mga ka-herb ay 16 inches ang kanyang frame. Ayan, medium. Ayan, kita nyo naman. Gawa yan sa 6061 aluminum alloy. Ayan, super light tubing. Alloy 6061. Deforged CNC new style top alloy system. Ang haba ano, no? Siyempre, gawa yan ng Mountain Peak. Yung ano nyo rito mga ka-herb, para siyang sticker. Ayan o, nakakapako ang kapal Mountain Peak dito sa gilid. Then sa ilalim, mayroong water decals na Mountain Peak. Ayan. Ang shape nito mga ka-herb ay pa-square. Ayan, hanggang dito. Tapos medyo lumapad na bandan dito. Internal cabling tayo mga ka-herb. Wala kang nakikita ang cabling pumasok dito kasi naka 1x lang. Ayan. So pwede kang maglagay ng FD dyan, yung cable ng FD, kasi meron tayo ditong e-stopper para sa kable ng FD na downpull clamp type. So, ikaklamp natin dito. Yan ang mga ka-herb. Siyempre, dito meron tayong hydro forming triple butted tube. So, balita ko. Base sa aking pananaliksik. Ayan, oh. Meron pa daw hanggang 5 na butted ang mga frame ng Mountain Peak. Siyempre, dito ang ating model na Vulcan. Designed and engineered by Mountain Peak. So, ginawa yan sa tuktok ng bundok. Kaya water decals. Ang head tube niya mga ka-herb ay tapered. Ayan o, mayroon dito logo ng Mountain Peak. Water decals pa rin yan mga ka-herb. So syempre, meron tayong makikita ditong maliit na support para dito sa seat tube natin. Maliit lang naman. Ayan. At ang ating chainstay, walang siyang bridge. Pa-square ang ating chainstay. At syempre, ang motto ng ating Mountain Peak, ride without limitation. Oh, napakahirap nun. Walang limitasyon ang iyong pagbabike. Water decals na lining dito. Ayan. So, makited or masikip yung ating seat tube saka ang ating chainstay. Pero nasa loob yung kanyang caliper. So, maganda ang pagkakaayos niya. Mamaya makikita natin yon. At ang ating chainstay mga ka-herb, malapad. Then, pakitid dito. May nakalagay na Vulcan. Water decals yan. At meron ditong protective film para meron ka built-in na chain protector. Pero advice ko, bili kayo ng chain protector mga repapips or mga curbs. Mura lang naman yon. At ito yung kable ng ating RD. So kung dito pinasok yung dalawang kable, dalawa yan. Yan, pares sila. Sarap ng pares. Oh. Dito lumabas yung dalawa. Yan, so ang sarap nun mga curbs. Ayan o. At wala rin bridge ang ating chainstay mga ka-herb. Ayan. Pero matibay yan mga ka-herb. Hindi yan papasa sa quality control kung hindi yan matibay. Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ang suspension fork niya ay air fork na mga ka-herb. Tingnan natin ang steerer tube. Ayan. Ang steerer tube niya mga ka-herb, kitang-kita walang daya. Ayan. Meron siyang adapter. So itong fork natin ay straight tube. Ginamitan ng adapter para makapasok dito sa tapered na head
tube. Ayan. So, syempre, gawa yan ng Mach Zone. Ang ganda. May sticker ng Mach Zone. 34 millimeter ang taba. So, kung doon ako nagkakamali, ito yung stanchion niya. Ayan. Ang stanchion niya is 110 millimeter yung travel na merong rubber indicator nung sag. Ayan, oh. Syempre, manual lockout. May fine tuning niya, mga curb. Ayan, oh. Oh, ayan. Diba? ABS plus. Ayan. Tapos sa kabila, yung air valve cover. Dito na nakatago ang air valve. So, dyan binobombahan ang ating air fork. So, alloy, magnesium alloy yan. Syempre, may bakal dito sa loob. Ayan. Single air, kung hindi ako nagkakamali mga ERP. Ibig sabihin, ito lang yung air. Tapos dito, meron siyang spring. Ayan, ang ganda. Oh. Syempre, oh. Oh, diba? Matte black ang ating Mach Zone air suspension. Nakalagay aerodynamic signs stroke. Wow, may signs pang nalalaman. Ano? At syempre, check nyo yung inyong weight. Kasi may katumba siya na PSI dito sa inyong suspension fork. Kapag hindi kasi tungma, minsan malambot, minsan matigas. Ayan. At dito tayo ngayon sa ating hubs. Uy, terno! You know? Kung Mach Zone yung fork, syempre, Mach Zone din yung ating hubs. Ayan mga ka-erpo. Mach Zone stroke 1.0. May stroke ka sa ganda nito mga ka-erpo. Oh, di ba? Ang ganda pag kinapa ako parang may decals. Sealed bearing, Lodi. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy hubs na Mach Zone stroke 1.0. Ano dahil siya ata itong ganitong pintura mga ka-erp eh? Ayan, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na Core Realm 2.4 na mayroong eyelet. Ayan, ang ganda, may eyelet mga ka-erp po. 29er. At ang gulong natin mga pa-erp, Crossmark 2. 29 by 2.5. So, maximum niya is 60 PSI. So, antigas nun. Para mas matigas pa yun sa ulo ko, ha. Yung bike ko nga, 30 PSI lang. Natatagtag na ako, eh, no? Sa likod, ganun pa rin, mga ka-earth. Mach Zone stroke 1.0. Aluminum alloy. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na Core Realm 2.4 na may eyelet. Ayan. At syempre, ang gulong ay Maxxis Crossmark 2 na ang size ay 29 by 2.25. At dito tayo ngayon sa ating hubs. Pakinggan natin. Nadinig nyo yun mga ka-erp. Sumisipol. O, diba? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 is speed. Sagmit ang tatak ng ating cogs. 11. Tingnan natin. 11 to 50 teeth. Ayan. So, laban na to sa ahon. At ang RD natin. Wow. Sana all. Ayan. Shimano Diore na low. Ano to? Small? Small to mga ka-erp. Maliit lang siya oh. Ayan. Ang ating pulley, plastic, standard size. Parehas. Itong guide pulley saka itong tension pulley. Ayan. Tapos ang ating kadena. Kadena natin X10. Shimano. Ayan. Shimano to. Sigurado. X. Nakalagay eh. At ang ating crankset. Ayan. Pro Wheel Charm. 170 mm aluminum alloy. Removable chainring. Ayan oh. Ang chainring natin mga curb ay narrow wide. Bakal yan mga curb. Bakal, Lodi. Ayan o, narrow wide. Siyempre, hollow tech yan o. Oh. Sarap o. Oh. Sarap magpasok-pasok o labas-pasok o, oh, di ba? At ang ating, nakalimutan na natin, nag-loading tayo. Ang ating clamp ay Sagmit 34.9. Aluminum to. Ang ganda ng pagkakasilver niya mga curb o. Oh. At siyempre, mountain peak na seat post. Made of alloy. Ang cute ng ating setback. Tingnan nyo. Oh, ang liit lang niya. Ang cute niyang tingnan. So, naka-setback siya. Tapos, 1 volt lang siya. Tingnan nyo mga ka-erpo. Ang daling mag-adjust nito at ang daling mag-luwag. Tapos, natitilt. Ayan, syempre. Ang ganda. Made of alloy. 31.6. 350 mm ang haba. At ang ating upuan, mga ka-erp, ang liit. Tapos, bukang-buko.
Ayan, ang laki ng hiwa niya. Ang dami ng karanasan nito. Tapos ang lapad ng pinakaulo niya rito. Ayan, tapos maliit, jutay. Joke lang yun. Yung pinakapisngi niya, maliit lang din. Ayan, easy do. Na easy, ES-10. 01 pala. Hindi ko alam itong upuan na ito. May plastic dito mga ka-erp. Yung foam niya, manipis na malambot. Ayan, ang nipis niya talaga mga ka-erp. So, labasan to na utot. Sa kadalo yan ng ihe, hindi ka na magtataas ng puwet. Umutot ka na lang dyan, oh, singawan yan. Ayan. At ang ating handlebar. First time kong nakakita ng ganitong handlebar, mga ka-erp. Tingnan nyo naman, oh, gawa yan ng Sagmit. Sagmit Monster. Halimaw ka dito pag ginamit mo to. 800 millimeter ang haba. So meron siyang back sweep. Yung back sweep niya, mga ka-erp, nagmula siya rito. So medyo may nakabaluktot siyang ganun, oh. Yan, ang haba. Tapos, integrated daw yata ang tawag dito, integrated handlebar, magkasama yung stem saka yung handlebar. So sinukat ko to, 65 mm ang haba. Syempre ang ating headset ay sealed bearing Lodi na gawa ng mounting peak. So wala siyang spacer mga Lodi, oh. Yan, wala siyang spacer. Ang ganda, ngayon lang ako nakakita ng ganitong handlebar. Yan, at dito tayo. Ang grip niya ay Aerowick 1 volt. Ayan, so may lock siya rito na Aerowick. Gomang-goma to mga ka-erp. Matigas na goma. Ang bar end niya, plastic. Ayan mga ka-erp, oh. O, diba? Ayan, tingnan natin yung kanyang shifter. Shimano Diore 10-speed. Alam ko, push-pull to. Ayan, oh, push-pull nga. O, diba? O, ang ganda. At ang ating hydraulic brakes, Ragusa Pioneer 2.0. Ang sarap nito mga ka-erp. Na 2.5 finger. Biglang ganun, 2.5 finger, ano? O, di ba? O, pwede siyang 2.5. Palagay ko, 2 finger na lang gagamitin mo dito. Yan, o. Diba? At sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang tayo. Ayan, nakalagay, BFF. Best friend forever. Biglang ganun, ano? At ang ating hydraulic caliper. Siyempre, Ragusa Pioneer 2.0. So, siguro meron tinulong, ano, 4.0. Hello. Post mount. Uy, natatanggal yung ano niya, mga ka-erp. Yung brake pad. Dito, oh, tanggalin mo lang tong clip. Mahuhugot mo na yan. So, ang daling mag-maintenance nitong caliper na to. Thumbs up ako dito sa caliper. Ang rotor natin, 160mm na rotor. Yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga built bikes. O, yung mga nakikita natin na binabike check natin. Then, pre, dito sa likod, ito yung sinasabi ko na maliit lang yung space dito. Ayan, Ragusa Pioneer 2.0 na post mount. Ayan, oh, sinasabi ko, madali nga mag-maintenance kasi nakalabas na rito yung tornillo sa kanyang seat stay. Tapos, syempre, yung brake pad niya, madali mo nang makukuha. Hindi mo na kailangan baklasin yung caliper. Tanggalin mo lang tong clip, makukuha mo na yan. Ang dali maglinis, di ba? Oh, max zone, quick release. 160mm na rotor. At syempre, ito yung kabila ng ating crankset na Halotech. Pro Wheel Charm. Ayan. Ito yung ano, Shuriken. Ano? Shuriken. Syempre, ang pinakahuli natin dyan mga ka-erps ay ang ating pedal. Kita nyo naman mga ka-erp. Ang ganda ng ating pedal, oh. Para kang may pangregalo. Sealed bearing. Mountain Peak CX5 na black. Wow. Ang ganda nito mga ka-erp. Bagay na bagay, oh. Oh, diba? Sealed bearing, Lodi. Panalo. Ayan, oh. Oh, palagay ko wala na ako nakalimutan dito mga ka-erp. Sulyapan uli natin tong ating Mountain Peak Vulcan. Thumbs up. So ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng Mountain Peak Vulcan. Ayan, so isa sa pinagmamalaking project mountain bike, syempre ng Madis Bike Shop. Nagkakahalaga nga pala ito mga ka-erp ng 25,500 pesos lang. Ay, at meron nga pala sila rito mga curbs na freebies pag bumili ka ng bike nito ang ating Mountain Peak Vulcan. At kahit alin dyan mga bike dyan, ang freebies nila ay helmet, water bottle cage, chain guard or chain protector. Ayan, at tumatanggap sila rito mga ERP ng credit card, home credit, at GCash. Ayan, so napakarami pa nila dito binibentang bike. Ayan, oh. Oh, di ba? So ilalagay ko na lang sa description mga ka-erp
ang kanilang contact number, Facebook link at Google Map sa mga gusto mag-avail ng alinmang mountain bike dito or yung pinaka binike check natin na mountain peak Vulcan. So hanggang dito na lang mga ka-erp. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.